Dad, alam na po ba ito ni Mommy? Actually, this was her idea. Mel, alam kong walang-wala na kayo ni Eman. Sa tagal kong nawala sa buhay mo, sa buhay niyo, pabayaan mong gawin ko to para sa apo ko. Kaya bibenta ko ng bahay. Teka lang. Anong sinabi niyo? Ate, huwag mong sabihin kakampi ka sa kanya. Matapos siya tayong iwan. Tapos ngayon, ibibenta niya yung bahay ng basta-basta lang. May para sa anak ko. Gagawin niyo ni Daddy para sa anak ko. Pwede ba, Maylene? Kalimutan na natin yung mga bagay na matagal na nangyari. Gusto mo patawarin ko siya? Bakit, ate? Dahil ginawa mo na. Kung sa bagay, bakit nga naman hindi? Eh, ikaw naman makikinabang sa pagbibentahan dito eh. Aminin mo na, ate. Ginatawad mo siya dahil kailangan mo siya. At kailangan mo ang pera niya. Dad, huwag ko kayo makinig kay Maylene. Ang totoo po, na-appreciate ko po lahat ng ginagawa niyo para sa amin. Na-appreciate ko rin po na ibibenta niyo po itong bahay para sa anak ko. Pagod na ako. May sakit ang anak ko. Pwede ba? Wala na akong panahon sa mga ganitong bagay. Ayoko ng gulo sa pamilya natin. Ate, ayaw mo pala ng gulo eh. Bakit mo siya tinangga? Dahil ako, kahit kailan hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa pamilya natin.